Alam mo ka, Kofi, swerte yung susunod na presidente ng Pilipinas. Alam mo kung bakit? Kasi maganda yung nilalatag ngayon ng administrasyon ni PBBM pagdating po sa depensa ng bansa natin. Pinapalakas ng todo ang depensa ng Pilipinas para hindi tayo basta-basta nabubuli. Kaya nabubuli tayo, ano bang hawak natin, di ba? Anong panlaban ng military natin? Anong panlaban ng mga kagamitan natin? Sabi nga, kung magkaroon man ng gera ng gulo, ang panlaban natin, yung mga aswang natin at mga mangkukulam. Kasi yung ibang bansa, napakarami nilang sundalo. Magaganda yung kagamitan nila. Tayo, ang aswang, mga walis ting-ting, walis sambo, yan ang panlaban natin. Pero sa kidding aside, lugi tayo. Wala tayong ano dyan. Wala tayong kalaban-laban dyan. Kaya kung pansinin ninyo, isa din po sa tinututukan ng administrasyon na ito ni PBBM bukod sa pagpapaganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasi pag mayaman ka, ang bansa mayaman, maraming pera, may capacity ka bumili ng kalagdagan ng mga kagamitang pandigma. Diba? Kung wala rin na ekonomiya, magkaroon tayo ng pondo para sa mga ganitong projects. So swerte yung susunod na administrasyon dahil sa pagtatapos ng term ni PBBM, may 4 taon pa po si PBBM, base sa analysis ng isang ambassador, no, ihanda na po ang puwersa ng Pilipinas laban sa mga banta na dulot ng West Philippine Sea. In short, kahit papaano, kaya na natin depensahan yung ating sarili dito sa mga, kahit yung simple pang-aapi, no, yung simple pagwasak ng ating mga barko, no, ng pangalanan na natin, ng China, dahil nangyari naman yan, di ba? Kaya natin kahit papaano depensahan yung ating sarili. Kaya swerte, sana lang yung papalit kay PBBM, yung susunod na presidente natin, ipagpatuloy itong nagawa, no? At huwag pabayaan. Ang nangyari kasi, di ba? Panahon ng tatay ni PBBM, Marcos Sr., ganda na natakbo natin dyan, Nagpalit ng leader, ayan, napabayaan tayo. Mga simpleng ospital, wala na. Natigil na yan. So sana, ito mga ninalatag na ito ng administrasyon ni PBBM, magtuloy-tuloy yan para din sa kapakinabangan ng kinabukasan ng Pilipinas. Ano sinasabi dito ni Ambassador Jose Manuel Romualdez? Itong linggo lang po, sabi niya, umaasa po siya na ang Armed Forces ng Pilipinas sa tulong po ng Estados Unidos will be equipped against any threat in the West Philippine Sea by the end of Marcos Jr. administration. Feeling ko naman, ka-coffee. Importante yung skills . Itong actually, yun matutol sa balikatan exercises. Pero ako honestly, kabura ko dyan sa balikatan exercises. Kasi parang training yan . Practice yan . Malinaw naman na wala tayong panama, di ba, sa kagamitan ng Amerika, sa teknolohiya nila, sa skills nila. Magagaling din ang mga sundalong Pilipino, pero limitado lang ang ating kakayahan. So with the help of one another, kasi ang Amerika natututo din sa atin . Malinaw din yan kasi magkaiba tayo ng scenario, no? Magkaiba tayo ng terrain. Natututo din sila sa atin and vice versa. Tayo natututo rin. Kaya yun ang kagandahan dito ng balikatan exercises. So madaling sabi, nakatutulong ito para in the future, ikabisado na natin. Diba? Kaya na natin ang tayo lang. Pero as of the moment, definitely hindi natin kaya. Interview ng Super Radio DZWB Romualdez, the Philippines top diplomat dyan po sa Estados Unidos. Sabi niya po, the Philippines is at its best relationship with the U.S. right now, with the two nations rebooting their relationship at the helm of President Ferdinand Marcos Jr. Ang problema dyan, paano yung papalag kay PBBM? Let's say Sara Duterte. Assuming, kasi siya naman ang frontrunner . Siya ang sumunod ng presidente ng Pilipinas, pro-China siya. Ano to? Putol lahat. Naugnaya sa Estados Unidos. Ano to? Baka yung mga trading mapunta sa China. Kawawa tayo dyan . Yan ang nag-aagaw ng teritoryo natin . Diyan ka makipagkampi. Possibility yan kung mananalo si Sara Duterte. At buhay pa ang tatay niya that time, if ever, si Rodrigo Duterte. Siya yung nagmamando. Siya yung nagkocontrol. Mahirap na. Kawawa Pilipinas dyan. Even amid China's aggression, dyan po sa West Philippine Sea, the ambassador said, both the Republican and Democrat parties are in support of the Philippines, believing that the country's armed forces should be strengthened to improve its defensive and deterrence capabilities. Exactly. Mahina ang army ng Pilipinas, sa totoo lang, kung kumpara mo sa ibang mga kalapit nating bansa, di ba? Ang laki ng pagkukulang na kinakailangan po yung mapalakas. Romualdez was referring to the bipartisan bill earlier introduced by the U.S. Senators Republican Bill Hagerty and Democrat Tim Kaine to provide the Philippines with $2.5 billion
to boost its defenses against external threat. Uy, ayos to ha. Thank you. If ever matututo yan, ha, mangyayari yan. Ilalakas talaga ang pwersa ng Pilipinas dyan. The world has said this is coordinating with Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. regarding this matter. Yan ang tinatrabaho namin ngayon. Kausap namin si Secretary Teodoro na binigyan kami ng list ng kailangan ng ating armed forces. Yan ang hinahabol natin. Hopefully, we will be able to get that with the friends in the U.S. Congress. Malaking tulong yan sa ating armed forces, sabi po ni Robaldes. Sabi ano? Ang laking pera nito ha? Kung ibibigay ito sa Pilipinas. At under the leadership of Gibo Teodoro and PBBM, maganda yung tandem na ito eh. Si Gibo Teodoro, mahusay ito, no? Kaya hindi tayo basta-basta nabubuli kasi nandiyan si Gibo Teodoro eh. Silently working, pero matapang. Sana nga si Gibo eh, mabigyan ng opportunity, di ba? Susunod na administration sana. Kailangan, napakahusay ni Gibo Teodoro eh. May tapang si Gibo Teodoro, sana mabigyan ng chance. Di ba? Feeling ko, isang best contender yan, if ever. Mabigyan ng opportunity itong si Gibo Teodoro. So sana, yan ang ating pag-asa. Sa China na lang sila mag-rally, sabi ni Andy. Eh, pwede, no? Pasayan sila ng China dyan. Bramos, Bramos cruise missile, the fastest missile sa Pinas na. Isa pa yan, galing India yan, kakofi, no? So, actually, yung argument dito ni Romualdez, no? Ni Ambassador Romualdez, posible, no? Kasi unti-unti tayo nag-iipon ng kagamitan, eh, pandigma. Pero syempre, mga beaters, sabihin na naman yan, bakit siya kayo nakafocus sa kagamitan pandigma, ha? Kailangan mo depensa ng sarili mo, self-defense, no? Parang ikaw lang yan, eh. Umaasenso ka, di ba? Ipon-ipon ka. You have to protect your resources. Kasi babang agawin yan, kundi mo protektahan yan. Hindi pwedeng payaman ka lang ng payaman. Protektahan mo yung resources mo. Di ba? Halimbawa, ikaw, sige, may 1,000 ka ngayon. O kumikita ka ng 1,000, sumunod, kumikita ka 1,000, 2,000 na yan. Hanggang dumami na dumami yung resources mo. Kailangan mo protektahan yung kinikita mo. Kasi may mga magnanakaw. O, agawin yung pinag-ipunan mo, hindi sayang yung pagod mo, ganun din ang nangyayari natin dito. Bakit kailangan natin protektahan ang ating teritoryo, ang ating West Philippine Sea? Diba? Kasi baka agawin ng China yan, magising na lang tayo, wala na tayong resources. Kaya yung logic na focus kayo dyan, focus on ahit yung pagkain, etc. Meron din naman, nawawalan ba yun? Malaki din ang pondong inilalaan dyan. Basta magkaisa tayo na huwag iboto ang pro-China, Hermes Rodriguez. Exactly. Kanina may rally dyan eh. Nakita natin eh, no? Saan ba yan? Hindi ko lang nakuha yung mga detalye dyan sa rally na yan. May isang pagkilos kanina, no? Ang kanilang panawagan, magkaisa tayo para protektahan ng Pilipinas laban dito sa China. Hindi yung dati kong opisyal ng gobyerno, shoutout kay Han Roque, kay Digong, shoutout kay Malutikia, na pare pa interview sa media ng China. At puro pabor sa China ang sinasabi. Kaya kanino ang loyalty ninyo? Nasa China o nasa Pilipinas? Ikaw nasa China, punta na kayo ng China. Huwag kayo dito sa Pilipinas. Luis Ramos, good evening po sa inyo. Big note to pro-China, sabi ni Andy. Ayan talaga, huwag talaga iboto yung mga pro-China na yan. Even Duterte is impressed with Gibo kay 40 Goyo Yoji. Exactly. Sana nga mabigyan talaga ng chance itong si Gibo Chodoro. Yan ang ating hiling dito. Mahusay itong si Gibo eh. Imelda Bautista, hello po sa inyo. Denise Montano, kay Helen Riolillo, kay Bill Villegas, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Robert Sayago, shoutout din po kay Adil Lin. At sa lahat ng kakofi natin na nakikinig po, no? Nasaan kayong panig ng daigdig ngayon? Happy viewing po sa inyo. Ma'am Elizabeth Habihan, ma'am, kumusta po kayo? Shoutout din po sa inyo. Gibo for President, Romualdez for Vice President, sabi ni Baybayan Sally. Sana si Gibo, no? Huwag pabayaan si Gibo. Maganda yung rally. Teka ha. Maganda yung rally kanina, Sir Kakofi, ha? Naka-live si Sir JDB. Ah, talaga? Ah, nakita ko lang sa newsfeed ko kanina, nag-appear, eh. Parang libo-libo rin yung dumalo dyan, eh. Parang gusto magkaisa mga Pilipino, no? Na protektahan yung ating teritoryo. Pero may sige, Kakofi, move on tayo sa ating next topic. Kuha na kayo ng inyong kape, Kakofi. Kape, tubig, tsaka gatas o kung ano man po yan, no? Para move on tayo sa ating next topic. Yung mga nasa Facebook po, di pa kayo naka-follow,
sa ating Facebook page. Patuloy na lang po ha. Paklik lang po ng follow at like na lang po sa Facebook at kung nasa YouTube, click niyo lang po ang subscribe. Sige, pupunta tayo sa ating next and last topic for tonight.